Ken Paan. Sir, kailan mo to eh, sir? Kailan na ang may late? Kailan mo to to eh? Alam niya, so, first time. Ano? 11?12 na. Oy, maluwas. So it's not only the first mile. Of course, kung tanaw na to, ang balay is a real property. It could be a good, ito, mayo to siyang investment. In terms sa sasakyan, ang sasakyan, okay, ang balay, asset ko siya. Tama ba yun, Ted? No? Ang sasakyan, asset liability. Depende? Depende. But it's more on, more of a liability. More on expenses. Expense. Oh, may mga liabilities tayo. Makaligis kag iro o diha o ang sapa. May liability ka. Oh, of course, mga maintenance expenses. Pero nalipay ko sa ano ni Ping Ping ngano on sa gyud ng tulo sa ngabot ko sa sakyan. Sa pagsimba. Sa pagsimba. I think that's really very important na atong i-emphasize. Mausang ang pamilya sa isa ka bubong. Ug mausap, mausang pamilya sa bag simbas kilo. I think that's really the point of Psalm 127 verse 1. I'll be reading here in the New International Version. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Sa Tagalog na? Bisaya? Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. So, ang atong himong na blessing o ceremony karon. Personally, I stopped doing as much as most of other pastors were doing before. Na mayroong gamit o curfew, magwisik-wisik, o isa pa, candle lighting. The way I see it, parang, although ritual, but because of associations sa other practices and religion, we are not blessing things, but God gives His blessing to persons, to people. So, ang pinaka-importante siguro na tagaan na ito o kabugaton, hindi ang mga butang. O ang atong kabtangan, material, hindi kita mismo, tao ang panimalay, ang membros pamilya, mga anak, ang tao. So unless the Lord builds the house, anong i-refer diri ng house, ang the household, ang tao, na nagpundag yun yung kaptangan. Of course, pagbalik sa Ginoo, hindi man nato ni madala. Ang mga saksi ni Hubar man ang manubli ani Ping. O kaya hindi man sila magatong punog langit. So, ang importante, I think, ang pamilya nga may usa
diha sa tubangan sa Ginoo. O kini ang atong kagaan o kabukaton ng kabiyona o atong pag-ampo ng mahatag sa pamilya. O atong daigo ng Ginoo na do may kulang na ta, niya si Daniel nga gipanalanginan ni ning imong kon ni dako na ning imong tribo Manel. Pagkapila na ning apo? Pulo na. Naa pa pay musunod ani. Naghan na pay ila. Kati Bembem Willing. So, mo na yung panalangin, morag panalangin sa Ginoo na kay Abraham nga sanay yun, no? And for us also to become a blessing as well. Kay mo na yung klaro nga sulti sa Ginoo sa kay Abraham sa Genesis 12 ang datang basahon nangingon ang blessing gihatag sa Ginoo dili nga ato lang o ato-ato lang. Ingon Ginoo sa kay Abraham, "The Lord has said to Abraham, leave your country, your people and your father's household and go to the land and I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you." Ang blessing sa pamilya Abraham. "I will make your name great and you will be a blessing." So ang blessing ginahatag si Ginoo aron nga dili sa atong kaugalingong ibon nga sa pag kaugalingon na to paglambo kundi maging blessing punta sa uban. So naging blessing mo sa silingan na itong kawatan, no? At least may pagkuha sila, dol-dol na, hindi na kayo sila magbiyahe o layo. So, itangin. Kaya nanginanglan po na sila eh. Diba? May panginanglan. Dako ang panginanglan. Tapos pag ako na itong naging lakon mahurot, nga ulian na po na si Ginoo ang mga mawala. Ulian na si Ginoo, sigurado. "I will make you into a great nation and I will bless you. And I will make your name great and you will be a blessing. And I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Aling importante na, sino bang mga silingan nyo din Adventista? Halos Adventista? Dili Adventista? No. Isang malaking challenge to ping sa iyo. Malaking challenge to na all this neighborhood will be blessed because of your presence dito. I know this is not a coincidence, but you know, God's providence. God has provided the means and resources na ma-acquire niyo ang property of you can establish the strong presence in this place for you to be a blessing. So, ang focus na to karon na unless nga itong mapahinungdan ang Ginoo, nining tanang kaptangan nga gitugot niya sa inyo nga maangkon, unless na ma-involve na to siya, maging kawang kining tanan. So, akong pag-ampo, akong pag-alyo po na maging panalangin, agyanan kasa panalangin sa uban kining tapita. Kung may mong kukutek si bahan din eh. House church. May si bahan din to. Wala dia. Orang si mana kok mau? Wala dia. Pwede ka rin ang atong plano, di ba? May meron naimig restaurant kaya nagsugod na rin may grupo ako sa Salving every year magsabot-sabot may kanon sa aming magbakasyon at the same time uli tapos mag-adapt isa kalugar
Muhimo o Bulohaton. And I think this is a good place for us na ato na pakapo. Masugdan na to nga maging panalangin tayo sa palibot. Kaya plano na magsabot ang bakasyon sunod, tapos magkandak ka og medical mission o programa o wali o naita itong mga junior pastors kami, ikaw na lang may counselor lang may tapos yung itong mga singers itong original singers wala pa yung pag usokol pag inigpan ba inantahay concert itong mga bata itong mga may mga instrumentalist. I think mas may mo nga aron nga ang pamilya may mo yung panalangin ang emphasis natin nga may usa unless the Lord builds the house or the household maging kawang say nanikamo ta para sa itong mga anak we provide them gadgets and we provide them all these things nga may panubli o say pag wala na ta, awayan na po nila ni. Awayan na sa ubat kabata ba? O sa unang pagbahin. O. So, pero kung na-establish na itong na ang values nila is not on things but on God, mayusap. O mapabilin kining lugar, kining dapit na o sa kadalangpan sa mga tao na kinanglan sa Ginoo. So ato nang idala sa pag-ampo ang mga ginagmay na itong plano na magamit na itong pamilya o mausap nga itong mabansay ang mga bata sa Bulaton sa Ginoo o sa pag-alaga sa Ginoo. So I think una-una bitaw ko nga nisigutan na ito dito sa Davao nga na asa kayong ang dapit, asa kayong malugas asang kadaghanan, murag daghan-daghan mag-imodere. So, murag nakapabor siguro mo. Okay, I think this is really a good place. Maging video sa... Nagin yan ni Derekol nga kuan. May istro ni Kyle ganyan. Itali sila simbahan nga kuan. Junjun, man niya ma-withdraw iha kay. Gwapo ang tatuya to sa mga gano. Mahal man. Bila ka-afford. Itong maestro ni Mugay, nangita sila kay Mulay kung simbahan nung ta. Nangita, oo. Nangita sila mga grupo sa Adventista, mga nangita sila mo funding ko nga. Sila yung modela, natagadala sila. Boss, busin lang mo simbahan sila dito dapit. Nga nailoti ko nung ta, nga pwede masimbahan na igamay nga matang pala, pero simbahan ilang target. Ko dari mga gawin, nakakuha naman gawin eh, titulado na ba na, sap-sap na niya. Mga tagian ni. Ipata pala po dahil mineral, importante mo na ay kwan na kaya mo tao gula ito dali o nagsibahan o kwan na kay the church is not a building but it's all about people, it's all about us. Kita ang simbahan. The church is you and me. O man ay kinuotin nga no meaning sa Ecclesia sa o sa word ng church sa Biblia kita ang mga tinawag and I do believe that God has prepared the people in this place so may dakong bitang responsibilidad o responsibility and accountability o manang mahimo kita nga maging blessing din sa iba so gusto ko emphasize, God blesses people, not things. We not believe on holy things, mga holy icons, mga bagay. But God is blessing people, kita. And He is blessing us so that He will be a blessing as well to others. That through us, nations, people will be blessed. So, mauni ang atong emphasis sa atong blessing ceremony ng ating pamilya.
inyong pamilya. Of course, kasama na ang structure diri nga mahimong ano ni lighthouse maging suka sa palibot. Of course, kinang na nato na maging suka muna sa atong sariling pamilya. Namiusa sa pagkalagal sa Dios. Pagkampong. So, pinanako na tason, inurag ni taas na. And I think the emphasis has been made. The point is that God blesses people for them to become a blessing and to bring blessing to us. Of course, kasama na ang panon, ang dala na kung unsang nahatag na itong kapropiedad. Kaptangan, may share natin sa uban, sa iban, o atong paningabutan nga kita yun makunda diya sa pag-alaga sa Ginoo. So I think you have the right direction thing sa pag-establish diri sa balay o pagtugo sa Ginoo nga matagaan ka sa mga resources. Establish ninyong kuloyanan o mausap sa sasakyan tungkol kay gusto mong i-connect ang imong pamilya makanunay diha sa Ginoo o sa pagsimba. But you can bring the church here by yourself. Pamilya o matagal po kigayon ang ubang diri na mas malapit. Eh kung hindi, kung layo ka sa simbahan, then we can make our church. Because in the first place, we are the church. Kita ang tao sa Diyos. May the Lord will bless us and may the Lord will bless this place, this home, this household for His glory and for the progress of His world. Amen. So, thank you. Very timely nga ko, no? Emphasis. So, kung pasalamatan na Ginoo, tinisiya nga pagpasalamat, muli ko sabot nga katong i-acknowledge sa Ginoo. Yung mga butanga, di hatag na ito palik sa Ginoo. So, congratulations.